Welcome back sa aking channel, mga ka-fist bump. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-remit ng pera ang isang OFW dito sa Taiwan tulad ko gamit ang mobile app. Na-inform ako ng isa kong kaibigan na pwede pala akong gumamit ng mobile app para magpadala ng pera sa Pilipinas. At sinubukan ko nga itong gamitin noon, na tuwa ako dahil lang service charge ko lamang ng unang beses akong magpadala ay 190 lamang. Kumpara dun sa dati na $320. So sa mga OFW na nandito sa Taiwan na hindi pa nakakasubok gumamit ng ganitong mobile app, panoorin niyo po yung video na to para makakuha kayo ng idea. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung mobile app na ginagamit ko. Kailangan lang muna natin na mag-install nun sa ating mobile phone. Ito yung mobile app na ginagamit ko sa pagpapadala. Sa mga OFW po na nandito sa Taiwan, kailangan nyo muna mag-register. I-ready nyo yung inyong ARC at saka cellphone number. Kapag ka na-install nyo na yung PhilMoney app, sa remittance nyo i-paprocess kapag magpapadala. So dyan makikita nyo yung mode of payment. Pipili po kayo dyan kung saan nyo gustong magbayad. 7-Eleven, Family Mart, or sa High Life. So, ang ginagamit ko po ay Family Mart. Select receiver, dyan nyo po ilalagay kung gusto nyo ba ay bank to bank or for pickup tulad ng sa mga bayad center, Palawan, Envolier, dyan. Purpose of remittance, yan, bills, education, home improvement, kung anong purpose po ng inyong pagpapadala. And amount to send, amount to receive, depende na po sa inyo kung magkano gusto nyo ipadala. Halimbawa, magpapadala kayo ng 30,000 pesos. And automatic lalabas po dyan kung magkano ang palitan niya. So, 17,371 siya sa NT dollar. Ayan. At ang exchange rate ngayon ay ayun, 1.72. Ayan. So kung meron kayong coupon, lagay nyo dyan. Tapos makikita nyo ngayon dito yung charge, 150. Kapag kumpleto na, pwede nyo na po yung i-submit. Ayan. So gagawa ko ngayon ng isang transaction at ipapakita ko po kung paano mag bayad doon sa cashier. Kapag ka na-submit nyo na nga po pala yung transaction, ay may lalabas dyan na parang barcode at yun yung i-scan ng cashier para mabayaran nyo na. Okay lang ha? Shisha ni. So once nakabayad na kayo sa cashier, makakatanggap po kayo ng notification. Ayan. So ayun, yung pangalawa, payment receipt. At dito naman po sa history, mamamonitor nyo dyan yung status ng inyong perang padala. Ayan, makikita nyo yung paid kapag nagbayad na kayo sa Family Mart. At yung gitna naman ay in transit. At yung pangatlo, process. Ibig sabihin, pumasok na po yung inyong padala. So, mga ka-fist bump, ganun lamang po kadali yung proseso ng pagpapadala ng pera dyan sa Pilipinas gamit yung mobile app na PhilMoney. So, dahil sasagutan ko lamang yung mga empty field doon na submit, may lalabas lang ng barcode. At yun na, payment na agad kayo sa cashier. Ganun lamang pong kadali, mga ka-fist bump. So, less hassle na po tayo dyan. Saka ang service fee niya ay nakatipid tayo dyan.
150 lamang, minsan 100 kapag may coupon kayo, minsan pa nga 120 lamang ang service charge niya. Sana na gustuhan niyo po yung information na to. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe, sa mga visitors po ng aking channel. Welcome, welcome po kayo dito. Huwag niyo pong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para ma-update po kayo kapag mayroon ng bagong upload ng video. Lagi po kayong mag-iingat. Peace out.